Mga idol at kabayan sa Kapis, ibinida ng ating Philippine Army ang ilan sa kanilang kagamitan. Isa ito sa mga posibleng taktika upang ipaalam sa mga anay ng lipunan na mas malakas ang mga sundalo kaysa kanila. Meron pa, karagdagang puwersa ng sundalo para sa sulo, inakibo ng Philippine Army. Ang 11th o 3rd Infantry Brigade ay handang-handa na upang sumabak sa kanilang misyon. Naku po, talagang masigasig talaga ang ating Armed Forces of the Philippines upang siguruhin na mas mapayapa ang ating bansa. Ingat kayo mga idol! Pero bago tayo magpatuloy, palike naman ng video, mag-subscribe, pang pa-good vibes lang. Matik na! Ang paghilog yung troopers na pinangungunahan ni Captain Rani Biro, Philippine Army, commanding officer ng unit na ito, ay nagsagawa ng static display sa spearhead troopers na pinamumunuan ng walang iba pa kundi si Major General Eric Vinoya, Philippine Army, commander ng 3rd Infantry Division, kasama ang mga kasapi ng 3rd Infantry Division Transport Formation Roadmap Technical Working Group, kasama si Miss Karen Villanueva, membro ng 3rd ID MSAB sa headquarters ng 6th Cavalry Paghilog Yun Company sa Camp Macario, Peralta Jr., Hamindan, Capiz noong 19 ng Pebrero 2021. Sa kabilang banda naman, sa Kuta General Chodolfo Bautista Hulu Sulu, ang Joint Task Force Sulu at 11th Infantry Division Commander na si Major General William Gonzalez pinangunahan ang pagsasaakibo ng 11th o 3rd Infantry Brigade na ilalagay si Colonel Eugenio Bukyo bilang commander nito noong 23 ng Pebrero 2021. Kay Major General Gonzalez, ang 11th ID sa Sulu ay matatagpuan ngayon ang tatlong mga brigade ng militar at isang marine brigade na pinatatag ang pagkakaroon ng hukbo sa lalawigan. Sa ngayon, ang 11th o 3rd Brigade ay may isang skeletal workforce na binubuo ng iba't ibang tauhan mula sa iba pang mga dibisyon. Ang paglikha ng bagong brigade ay isang makabuluhang bang sa pagpapanatili at napapaloob na kapayapaan sa Sulu dahil sa nilalayon na punan nito ang mga na-recruit na tausog. Nagbibigay ito ng isang pagkakataon para sa mga mamamayan ng Sulu na gumawa ng isang aktibo at makabuluhang papel sa pag-secure ng kanilang lupain. Ang kupunan ng powerhouse ng Joint Task Force Sulu ay tinanggap ang isang napakatalino na opisyal sa line-up nito sa 11th o 3rd Brigade Commander na si Colonel Bukyo. Inaasahan ni Major General Gonzalez ang kanyang mahusay na pamumuno at patuloy na pakikipagtulungan sa iba pang mga security forces, mga unit at ahensya ng lokal na pamahalaan at ang pangkalahatang publiko ng Sulu. Para sa kanyang bahagi, ipinahayag ni Colonel Bukyo ang kanyang pasasalamat na binigyan siya ng pagkakataon na mamuno sa brigade at nangako na mabuhay ayon sa mga inaasahan na kasama ng kanyang posisyon. Bago gampanan ang kanyang bagong tungkulin, si Bukyo ay Chief of Staff ng Special Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Nagsilbi din siyang Chief of Staff ng Joint Task Force Sulu noong taong 2017 at First Scout Ranger Battalion Commander mula Oktobre 2014 hanggang Marso 2016. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.